Katsu. Yo. Hi. Medyo malat. Wala po kami. Dito na. Yo. Dito kami sa San Pa. Ito, makita natin. Fumizen. So, Japanese restaurant siya dito sa Quezon City, malapit sa ABS. Lagay yes. Lagay kayo kung lahat ng details sa description box later. Pwede nyo naman i-try. So, in-invite nila kami for their experience. Sabi nila sa first soft opening daw. Para matry namin. Yung ano dito, solid yung food. Kami makikita namin yung mga... Kararating lang namin eh. Papakita rin namin yung picture na nung restaurant. Sa labas, at sa loob. Malat ako. Malat ako. Manta kasi ako. Yung ano, yung parang kumapatalas yung Japanese namin. Marami. Vlog natin, di ba? Marami. Oo. Ano ba yung huli ko na-upload? Ang dami na kasi namin vlog din. Hindi pa lang na-edit na. Tapos ilalagay din namin yung location. Oo. Kung paano kumunta. Sa labas. Di ba dali lang naman siya puntahan kasi malapit siya sa pinaka-landmark yung ABS. So yun, discuss natin yun later. Antayin muna namin yung food. Check nyo muna yung interiors pati yung ano, itsura niya sa labas. So yun, babalik kami pagka hindi kami pagkain. Pakita na rin muna namin sa montage. Yun. At saka gutom na kami. Gutom na kami. Babalik kami later. Okay. Masarap yun. Like yun sa mga binlog namin.
Depende ah. Yung ramen kasi, meron talagang lasang soy. Meron lasang... Wala. Parang kanto lang. Masarap siya siyempre, sa tea, kung nagtitila. Kaya nag-offer sila ng tea na hot. So kung sanay kami nung ng tea na mainit or kumain ng matik, okay. Karamihan talaga kasi yung sinaserve sa mga restaurant. Parang same sa nung topics ko sa tuna. Dintay kong Taiwan, ano yun, tira yung halos. Kumuha kong tubig sa kanila, walang binigay. Hindi lang, pero masarap ang tea nila. Parang jasmine tea. Ayan. Hojicha. Oh, hojicha. Hindi man ito spicy na. Spicy sa alam mo ito. Minty. Bueno, may nga. Gata. Malak eh. Fumizen Special California. So ito yung madalas makita nyo sa mall, yung California map. Bus. So mamaya meron pang meron ng mga meron pa yan ulit namin. Chowa mo. Yung mga chef naman daw. Darating yung mga chef, bring yung type namin. Starter pa lang itong ano, dumating. Iinalagay namin yung mga chef. Stop namin. Oh, mamontag ko lang. Anong favorite mo? Yung ano, yung spicy. Yung nauna yung pink. Yung pink. Pink salmon yun eh. Oo, basta nalagay namin. Yung din yung favorite ko, tapos second yung... Ang nga ba kasi nung mga... Yung tuna, spicy tuna? Spicy tuna lang kakar, sarap yun. Pero kung naano talaga ako dito, parang kumain ang kain ko. Sobrang liwanag. Sobrang liwanag. Gato ka ng lighting dito eh. Gusto ko yung ganitong rasa. Tapos maaagano kumain. Kasi doon sa ano. Kasi doon yun, di ba yung ibang resto, yung ibang dating resto, maliit yung table. Tapos ano, hindi nakarap yun sa Japan. Oo. Dito kasi sa atin, parang medyo. Alam mo, bumalaw. Kasi sa anilang mag-inis. Kailangan mag-inis. Ganun. Gato nang nakainig sa Japan, ganun talaga. Bilis. So ito, gusto ko dito, wala kaking table. Ayan, napakita ko naman na kanina dun sa pagpasok. Malawak yung table, tapos spacious din yung, kung kunwari, apat yung po dito, malaki yung room sa pag-alaw. Lalo nang marami yung order. Yun kasi spacious ko dun sa naunang mga, di ba, napanood din naman yung naunang vlog namin ng Japanese na restaurant. Ang liit ng table, kasi ang dami namin in-order, hindi magkasa. So yun. Hindi naka magkasa yung camera. Yung camera namin, hindi namin alam kung saan lalagay. Pero hindi man gumagamit ang camera kung kumakain. Hindi yung concern ko yung order talaga. Yun. Ang marami. Pero mamaya na yung full review, hintayin muna namin yung set meals. Oo, yung kanilang parang main course. Kasi yun yung specialty nila dito, yung mga katsu. Yes. Nakatanamin sa meron silang wagyu. Oh my god. Oo, meron. Pero mura siya. Oo. Nine, wala pa sa 1,000 pesos. So mura yun for wagyu ah. For the wagyu. So patayin natin dumating yung set. Matouch ko muna yung mga sets na for... Pinakita kanina for picture purposes para mamaya. Balik kami pagkakainin na namin. Thank you.
Hey! Hey, you're back! So, may akong bling, ano, kinain. Dumating na yung, ano, yung set. Yan. Explain sa amin kung ano na sa. Meron na at unlimited ng sauce, like yung tartar sauce. Tartar sauce nila para sa Emmy. Yung like, parang honeypot. Uh-huh. Yan yung special tatsu sauce nila. Ayan, teka. Hindi po malagkit yung sakit. Hindi so, ito sa... Ayan. Trip niya talaga ito nangitigil sa ito. Hindi ako mag-Evy medyo nakakatiyan ako. Oo, huni ko yung Evy niya. Tapos, ito daw yung kanilang truffle sauce. Yes, ayun yung... Yan ang limited. Hindi siya limited. One time, ano lang siya. Lahat ng nandito sa set, unlimited. So, ito lang daw truffle sauce. Ay, truffle sauce. Truffle salt. Hindi siya limited. Google nyo na lang ba? Google nyo na lang ba? Hindi siya limited. Medyo... High quality. Medyo... Kaching! High quality siya ng season. Kumbaga, ano yan? Ito, try ko to kung truffle flavor ba talaga. Ano ba? Wala ko maano. Kung bakit. Kung truffle flavor ba talaga. Di ba kasi kahit yung truffle pa. So, tapos, meron silang apat na klase ng main set. So, ito is... Pork? Oh, yes. Pork. Tenderloin. Tenderloin daw. Pork. So, tapos... Cheese. Merong ebi. Ebi. Nakabay yun. Ebi! Favorite mo yan! Tapos meron silang menti katsu. Na may cheese sa loob. Ito talaga. Ito yung abang namin. Ito. Medyo... Ito yung madalas ko ordered sa mga katsu place. Kasi mas madali sa kainin dahil giniling na pork sa. Yes. Pag menti, giniling sa. Tapos yung kanilang... Wagyu katsu. Yung binanggit namin kanina, Wagyu katsu. Excited ako matikman tong Wagyu katsu. Wagyu. Wagyu for the win. Tapos iyan na naman namin. Oo. Kung magkano. Lalagay ko yung mga price kasi may, yung apat naman na main sets is picture and core na video. Titignan ko na lang kung ano yung mapapasok sa end. Medyo maano yan. So, kakain muna kami ng mga... Actually, nabusog na ako. Sa ano eh. Sa bakit. Give me your heavy. Yung set na namin kasama rin rice, syempre. Tsaka may fruits. Yung mga basic na kasama sa mga Japanese set. And then yung kanilang soup. Miso soup ka lang. Miso soup. Hindi ka nag-agin yan. Kaya mo na nasa yan. Medyo hindi ko gusto yung nasa ng miso soup. Pero gusto ko ng bulok na cheese. Oh, yes. Pero ayaw ko na lang sa mga sasin. Hindi ko rin alam kung ba. Ano muna ako titikman? Yung Wagyu? Oo. Oh. Wagyu! Natin yung Wagyu. Natin yung Wagyu. Puno ng lambot! Puno ng lambot! Mga berry! Ayaw ko muna kainin sa kanin. Gusto ko muna yun lang. Hindi ko rin man nandagyan ng kahit ng sauce. Guys, ang lambot! Hoy. Halos hindi ko na kailangan kuya eh. Solid ang nasa pero malambot. Mas malambot pa siya sa pork steak na kinain. Pero syempre lalagyan natin siya ng... Ayun ang ano, sauce. Lagyan yung tomato sauce. Mag-in din ako ng tomato sauce. Yung mayroon ko dyan ah. Ayaw. Yun na lang. Ay, na lang ba? Yung malang buhat eh. Hindi mo buhat. Tignan na rin. Tignan natin ang lahat. Tignan ko rin itong truffle sauce. Oh, steady. Gusto yung truffle sauce nila ah. Wala! Kauti lang! Guys, masarap ang yung truffle sauce, kaya pala hindi siya unlimited. Oh, nalagyan mo? Tikman mo lang yun lang. Sa imay daliri mo. Umay. Masarap. Truffle na. Truffle. Bagay siya dito sa ano. Bagay siya dito sa Wagyu. Kasi yung Wagyu medyo, yung breading lang yung parang flavor niya. Pero yun nga kaya nga may iba-ibang sauce. Para, pero mas prepare ko yung... I think prepare ko yung truffle salt para salt. Truffle salt para dito sa Wagyu. Truffle. Hmm, itong katsu sauce nila masarap. Kasi may problema ako minsan sa katsu sauce sa ibang resto ha. Parang may aftertaste kasi yung katsu sauce nila. Ito wala. Sorry, pinaka. Dito mga kinti. Yung menti. Menti katsu na may cheese sa loob. Pero ito, kaya ko papapakain. Kaso 100 grams lang yung per serving. So 990? 990 siya per 100 grams. Pero sobrang worth it, grabe.
Siguro lang bot. Hold talaga. Ano ba talaga ba yung Japanese food? Oh my God, ang sarap yung mga yun. Titikman ko naman yung pork. Sige. Yung tenderloin? Tenderloin niya, sabi. Sarap. Pero madali, nakunang ko na kahinin yung wagyu eh. Na-plate yung fish. Nakunang ko kasi kainin yung wagyu kasi. Nakita niyo kung gaano katagal bago ko makagat tong pork. Tsaka kung gaano kabilis ko nakagat yung wagyu. Ganun kalambot yung wagyu. Grabe, parang hindi nga sabi pin. Wala lang talaga lang mag-isa. Yung ano kanina, effort na effort ako sa pagkagat yung tenderloin, nakapanya naman yun. So wagyu talaga, parang wagyu! 10 out of 10 ang lasa na yun. Sobrang solid. Hindi ko naman siya i-rate ng 10 out of 10. Sure. Kasi, merong wagyu na talagang may pat sa ambient. Yung sobrang marbled niya. Yun nga lang tayong high grade na. Wagyu, pero grabe ah, sobrang lambot ako. Para sa ano? Ganun mo sa rate. Para sa rate na 190 pesos. Kumusta mo try dito pa na titik pa na. Hindi, hindi ako mag-ebit. Ako na lang humusga ng ebit. Pero yung mga main ka, nakakasaya na ako. Ayaw, pero wagyu talaga to. Balas, please. Lagyan natin ng problem. Masol. May lasa talaga yung masol. Meron siyang truffle oil. Yan nakalit. At saka binibili siya eh. Nang ano. Oh my God! Bulay mo. Bulay, nandiyan ako yung salita. Mm-hmm. Ikaw ba? Manap niyo eh. Since sa tikman na yung men. Ready. Dahil Japanese yun. So? Yung salt na masarap. Yung tartar sauce, maganda rin sa akin. Pero, yung napansin ko dito, very light yung kanilang, alam niyo yun sa, ayan, pag nakita nyo sa personal, mukhang makapal yung breading nila. Pero pag kinagat nyo na siya, very light siya, hindi siya yung parang kapag lumamig na, sobrang kumukunat, ganun. Sobrang light yung breading nila, so crunchy. Try mo na sa brown bread, parang masarap. Na-try yung tartar, so hindi ko pa na-try yung tartar. Wala na. Napakain na ng todo. Ano ba namang hipon lords ako? Huwag lang ako hihing ano. Huwag lang ako maa-allergy. Ako. Allergy. Last time kasi, kumain ako sa... Hindi ko kasi na-upload yung vlog ko na yun eh. Kumain ako sa Genki Sushi. Kumain kami ng best friend ko sa Genki Sushi. Tapos, meron kaming in-order na parang salmon roe ba yun? Kaka-uwi ko ng bay na hindi ako. Sorry, hindi na nagsasalita. Teka, ano, basahin natin yung menu habang kumakain ka. Mahaba-habang video na naman po itong mga KPN. So, kain na. So ayun, itong kinain namin, ano siya, assorted katsu set. So ano siya, 750 pesos. Oo, ito siya, yung may hire katsu, menchi katsu, prawn katsu. Tapos, kasama dun yung wagyu ha, yung 750. Dahil, pinatikim lang ata nila sa akin.
kapag ko lang talaga yung kasama ng kanilang ka-share. Yeah. Yung kanilang beef katsu, kapag normal na beef is 575 pesos. Tapos yung wagyu na paulit-ulit namin sinasabi kanina, yung set na yon 995 pala, hindi 990. Ano siya, bali 100 grams na wagyu, tapos set, nakalagay na siya sa set, yung unlimited everything kapag dito sa Katsu. Ayun. Kasi kapag gusto niyo yung puro prawn lang, 3 pieces lang, prawn katsu, 475 pesos. Oh, meron rin sila katsu doon. Katsu curry. Favorite ko rin yung katsu curry. Pero ito yung pinaka-highlight nila, yung kanilang plain na katsu set. Meron rin silang tuna. Ayan. Hindi na nga kami nagsasalita kasi masarap. Ubus na yun. Ubus na. Yan. Hindi na talaga tayo ng mga vlogger friends. Tapos pero uli kaming mami. Oo. Bigay uli sila. Yes! Hindi ko pa napipicture kanyo mga set. Oo, picture ko muna. Babalik kami uli mamaya for the final review. Yes. So, mga kainain namin. Ikaw. Kain mo daw ako, tapos picture mo na uli ako. Yan. Inubos mo kasi yung isang, paano hindi siya mabubusog? Inubos yung tawbill. So yun. Ito na talaga, babalik kami uli mamaya. Yung, busog na. Tagal kong di makadigay. Talaga ako makadigay kanina. Sobrang dami na. Hindi nga pa si Inlay. Oo. Okay na. Okay na. Okay na. So, take care na kukain na ako. Wala na. Napagtama na kami yung salita. Oo, kanina. Di masarap talaga. Oo, masarap na. So, kasi inuna niyo yung, yung wagyu. Inuna ko yung wagyu. So, parang nag-degrade yung value ng lahat ng kasunod na kinain ko. Inuna niya kasi yun. Dapat. Gano'n naman talaga pag nangunan ka makatikip ng masarap, di ba? Nag-degrade yung mga susunod mo kasi. Tama. Kung baga sa tao, nawalan sila ng moral. Kasi nauna mag-perform yung world champion. Oo, mga ganun. Bumaba yung moral. Walang pa ako sa digay. Ang daming nangyay. Yung mga digay. Oo, ang daming nainom na ako. Hindi lang nga. Anong favorite mo? Yung anli. Yung pizza. Yung anli. Hindi, yung wag. Yung anli. Hindi na nga maisip. Pati yung maki. Alin? Alin dyan? Apat yan. Itake up mo kaya. Okay, papakita ko. Ito lang. Gusto ko eh. Papakita ko lang. Hindi nag-serve kasi sila ulit eh. Ito. Yung kulay. Lalagyan na lang ako ng picture dito. Anong kulay man yung pink. Pink siya dito sa akin. Diyan kasi medyo na high. Ito, iba kasi yung kulay ng ilaw. Ayun. Maglalakad tayo pabalik ng SM. Maglalakad kami pabalik ng SM North para bumukuha yung kinain niya. Kasi nasa ano lang kami, Sergeant in here. Yes. Ang usok, pagpunta mo doon, dami mo nang... Maglalakad tayo pagpunta ng SM North. Wala ako, hindi ko mag-grab ako. Ngayon, mag-grab ni Kuya. Wala ako, hindi. Suma natin sila, ate, maglalakad nga hanggang Delta eh. Oo, hindi. Hanggang Delta lang, tapos maglalakad tayo, di ba? Para mabawasan. Tamad mo naman, puro scano. Anong tamad? Ikaw ay, bumalik ka tayo sa ano, ma-favorite tsaka sa mga birthday. Ano na favorite mo? Ako favorite ko yung... Eh, sigurado naman na favorite natin yung wagyu. Anong favorite mo bukod doon? Sinabi ko na ikaw. Hindi, doon sa ano, doon sa mga katsu. Kasi yung katsu yung special nila eh. Yung menchi? Menchi. Teka, hanapin natin sa menu. Ito yun, oh. Meron nga silang unagi eh. Nakita ko unagi. 800, parang 850, 200 grams. Ayun, menchi. Menchi na may cheese. Hindi kasi menchi lang to eh, oh. Menchi cheese katsu daw, yung second favorite niya. Ako, favorite ko yung ebi. Tapos ito yung maki. Tapos yung favorite ko yung sausawan, yung wala na. Yung ruffles. Hindi unlimited eh, guys. So, tipirin nyo sa high quality so. Research nyo na kung makakari. Yun yung favorite ko. Yung favorite kong dip kasi tatlong klase yung dip nila. Tapos yung katsu sauce, yung nasa pack kanina. Tapos itong tartar sauce para dun sa Evie at Amifer. Tapos yung kanilang truffle salt pa na alo, guys. So,
Salt, hindi sauce. Overall rating? 9 over 10. Oh, mga ganun. 9 plus. 9.5 over 10. Alam mo naman tayo pag... Ikaw lang kapag-Japan na sa aming dalawa eh. Siyempre, ano ko pag-upulahan ka na. Real food. Siyempre eh. Dalawang beses na kasi nakakapag-Japan. So, nakakain. Japan. Mga authentic doon. Japan. Alam niyo ba, or mga katawa, nakapag ano na siya, nakapag Japan, Korea, Malaysia, Taiwan. Hindi pa siya nakapunta ng Baguio, guys. Nakakapunta ng Baguio. Kawawa naman, hindi pa nakapunta. Ayaw pumunta doon sa Baguio. Yung pinakamalayo niya palang na nararating dito sa Pilipinas, Pebay siya. Kabi ako. Ano pa yan, eh? So, dati pa yung nakakatawa, di ba? Tayo nun. May nakawalayo yung wala nalang pupuntaan sa Pilipinas, may may siya. Agaw buhay pa yung pagtawid mo dun. Yung ganoon ako yung sapa. Wala na, nabagbigyan ng story yung review namin niya. Yung review natin ah, summarize natin. Yung favorite niya is yung... So, ano ah, established na favorite namin yung wali. Kasi, di ba? Melts in your mouth, goodness. Yun. Tapos yung second favorite niya is yung menchi cheese kasi yung excuse me dami ko nang inom na coke busog na ako inom din mamaya ano yun yung menchi tapos ako gusto ko yung ebi yung favorite ko na dip is yung kanilang truffle soup sa prices tapos yung sa kaki yung mga Maki Rolls, yung favorite namin is yung sun. Pareho kami ng favorite. Yung isa, ilalagay ko na lang doon sa baba. Mango rin. Yung mango, masarap din. Pero ako, second favorite ko yung spicy tuna. Yung crunchy. Hindi ka ako crunchy kasi. Yun. Tapos, ano pa? Yung interiors, okay din. Actually, sobrang okay kasi maliwanag na maliwanag dito. Little bit. Ayun. 9 over 10 for me. Kasi, hindi ko pa natikman yung iba. Charot. Hindi. 9 over 10. Kasi, ako, ayoko lagi mag-rate ng perfect. Dahil meron pa palaging space para mag-improve. Kung ano pa yung mga dapat din. Sao, pag nasarapan ako. Sa kasi, pag nasarapan siya, perfect. Kahit sa Japan, yung mga ramen is it. Hindi kasi siya juicy. Oo, yun. So, yun. Ayun na yung aming birdie ka. Dalaw kayo dito. So, official opening daw nila is January pa. Walang sinabing exact date, pero January pa. Ilalagay ko na lang rin sa baba kung open na talaga sila. Yung soft opening kung pwede na kayo tumalaw dito. Yung prices naman is super reasonable. Yung pinakamurang set nila is nakatakdo sa menu 300 plus. Yung kanilang mga katsu set. Tapos, yung pinakamahal na yata nila is yung 995. So, hindi siya aabot ng 1,000 per tao. Sobrang worth it din ng 100 grams na Wagyu for 995 pesos. Pwede kasi meron ka ng anli na, ano, yung anli na salad na cabbage. Hindi natin natanong kung anli. Tapos, anli daw lahat. Bukod sa truffle salt. Anli lahat bukod dito, guys. Kasi, yun, google nila lang kung bakit hindi siya anli. Yung rice kasi okay. Okay yung rice nila. Hindi siya masyadong... Bog-hug. Oo. Sarap. Parang pag Japanese rice naman talaga masarap. So yun. For sure. Na ano, 9... Pag kinumbay namin, 9.5 over 10. Kasi yung Wagyu talaga yun. Buhat na buhat niya, guys. Sobrang... panalo yung Wagyu. Tapos yung price is panalo rin, kaya mataas yung rating na. Kasi mamaya, 100 grams yun, tapos 5,000. Yeah. Sobrang ano, pocket-friendly naman nung prices nila. Yung usual na presyo sa mga Japanese restaurants sa mall, pareho lang rin, pero mas sulit yung value ng pera nyo dito dahil maganda yung restaurant. Hindi siya yung siksik na maliliit yung tables. Ambience. Maganda rin yung ambience. Ayan. Kukuhain ka na. Kukuhain ka na ni Lord. Charot. Hindi, maganda ka maliwanag. Masarap kumain. Masarap pagkintuhan. Masarap pag-usap. So, maganda no. Maganda magdala dito. May kasama ka. Kesa yung mag-isa ka lang. Mga ano kayo, tatlo, ganyan. Or dalawa. Ayan, dalawa. Nagbatuhan kami kanina ng ano kaya kanat-kanat si mga crumbs dito, tsara. Hindi yun. So yun na.
until dito na lang. Ilagay ko lang sa description box yung kanilang address. So, ano to, along Sergeant Esguerra Avenue. Yeah, malapit sa ABS-CBN. Ito yung mention namin kanina. Liliman, Quezon City. Quezon City! Yan. So, ilalagay ko lang lahat yung exact details sa baba. Pati yung mga social media nila, ilalagay ko sa description box. Para, lahat na. Para makita nyo lahat. So, yun. Until dito na lang, hanggang sa susunod na kain. Salamat ulit sa panonood ng nakabang video. Bye!